Mula Bacoor, Cavite, nakatakdang iuwi bukas ang mga labi ng pumanaw na boksingerong si Karlo Maquinto sa Lambunao, Iloilo. Patuloy naman ang pagluluksa para kay Maquinto na sinasabing isa sana sa mga pambato ng bansa sa hinaharap. May news to go, si Susan Enriquez. Isa sa mga sumusunod sa yapak ni Manny Pacquiao, yan ang turing ng kanyang mga tagahanga kay Karlo Maquinto, ang boksingerong pumanaw nitong Biyernes ilang araw matapos ang kanyang laban. Ang kanyang mga kaanak at tagahanga, labis ang panghihinayang. Siyempre, malaking panghihinayang namin. Tsaka unang-una, bata pa siya, may pag-asa pa sana, bakit nagkaganon? Halos walang patid ang pagdating ng mga nakikiramay sa burol ni Karlo sa Bacoor, Cavite. Para sa kanyang mga kaibigan sa larangan ng boxing, inspirasyon si Karlo. Patuloy pa rin. So, naisip ko na baka ganun, yun talaga yung binigay ng Diyos sa kanya. Yung talagang kapalaran niya. Pero, inspirasyon si Karlo. Sa lahat ng walo niyang naunang laban, wala siyang talo. Si Karlo kasi yung unang boksingero namin nagpakitang gilas. Kaya yung attention namin, nasa kanya. Habang yung iba ay nagsisimula pa lang, parang doon na kami nakafocus muna kay Karlo. Pinagpaplanuhan namin yung mga darating na laban, mga training namin. Sa laban niya kay Mark Joseph Costa noong January 28 sa Caloocan City, bagamat nasusuntok at ilang beses bumagsak, nakakatayo at nagpakita siya ng katatagan. Pero matapos i-anunsyong tabla ang laban, biglang bumagsak si Karlo. Anim na araw siyang nakomatose, sanhinang subdural hematoma o pagdurugo ng utak na humantong sa kanyang pagpanaw. Sa kanyang burol, paulit-ulit na inaalala ng mga kaanak at kaibigan ni Karlo ang kanyang galing sa boxing at pagiging responsableng kapatid at anak sa kanyang pamilya. Bukas inaasahang iuuwi ang labi ni Karlo sa Lambunao, Iloilo. Susan Enriquez, GMA News.